Top 10 affordable commercial vehicle na more than 8-seater ang capacity ang tatalakayin natin na baka hindi mo pa alam. Kaya naman kung nagpaplano ka pa lamang kumuha ng isang sasakyan na magamit ng pamilya at sa negosyo, baka makatulong din sa iyo ang video na ito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan, pwede mo mag-click yung subscribe button pati na ang notification bell para naman mag-click na lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Number 1 na una sa listahan natin, ang Maxus V80. Ang Maxus V80 ay isang entry-level at trademark ng Chinese brand manufacturer na Shanghai Automobile sa mahigpit na pinagtatalunan ng commercial vehicle segment sa Pilipinas. Available sa parehong configuration o klase nito kung para sa pasahero at cargo hauling. Ang V80 ay isang van na maaaring maging mas kapaki-pakinabang sa parehong workhorse para sa iyong mga negosyo o isang pampamilyang sasakyan. Ang exterior-wise nitong Maxus V80 ay sumusunod sa configuration ng mga commercial van. Ngunit may kaunting ilong o mas mahaba ang nguso na kabaliktaran sa karaniwang flat nose o flat front face styling ng mga Japanese van. Tatampok itong modelo ng sliding cabin door habang ang likuran ay dual swing outdoor para sa maximum cargo loading. At sa interior na bahagi nitong V80 ay nagtatampok ng fabric upholstery at 8-way na driver seat adjustment. Ang variant ng V80 Comfort ay may 10 reclinable na upuan sa likod na may hiwalay na air conditioning system at room lamp para sa mas madaling pagpasok at paglabas sa madidilim na lugar. At ang electronic step board naman ay available sa pinaka-top variant nito na Comfort Empty Name Tag. Ang V80 Flex naman na low variant, sa kabilang banda ay nagtatampok din ng mas maluwang na rear cabin para sa maximum load o panghakutan ng kargamento. Habang ang mid-type variant naman itong V80 na Transport Name Tag ay nagtatampok naman ng 18 upuan na kapasidad, na kung saan ay ginagawang perpekto para sa pampasaherong transportasyon ng mga tao. Ang nagpapagana sa modelong ito ay isang 2.5 liter turbo at naka CRDI diesel engine na may fuel tank capacity na 18 liters ay kumukonsumo din ng hindi bababa sa 11 km per liter. Gumagawa ng 134 horsepower at 313 Nm ng torque. Pagkatapos ay pinapadala nito sa mga gulong sa likuran sa pamamagitan ng 6-speed rear-wheel drive at manual transmission. Kabilang sa mga safety features na meron sa van na ito ay ang mga airbags sa driver and passenger seats, 3-point seat belts para sa mga nasa harap at 2-point seat belt naman para sa likurang pasahero. May reverse sensor at ABS na may kasama na ring electronic brake force distributor na rin itong safety features na kasama. Available ang modelong ito sa apat na klase ng kulay. May silver, gray, white at brown. Sa kasalukuyan ay nagkakahalaga ang kabuuang presyo nito ng 1,190,000 hanggang sa 1,670,000 pesos dito sa bansa. Number 2, ang Nissan NV350 Urban. Para sa pamamasyal ng pamilya o bilang gamit sa negosyo, ang Nissan NV350 Urban ay isang maaasahang workhorse na komportable at kayang tumanggap ng 10 hanggang sa 18 tao depende sa pagpipili ang variant nito. Ang Nissan Philippines ay mayroong ding cargo version para sa business utility o panghakutan. Ang Nissan NV350 Urban ay gumagamit ng malinis na itsura sa panlabas na katayuan na may banayad na mga linya sa gilid at isang universal na itsura para sa mga pampasaherong van. At sa loob ng maraming panahong pakikipagsapalaran, ang modelo ito ay talagang napaka-durable at maaasahan. Kilalang sikat na sa marami ang pagiging pampasaherong van, business type at pangpamilyang sasakyan. Ang ikalimang henerasyon ng Nissan Urban ay isang simpleng autistic na nabago pati kabuuang disenyo nito mula sa dati na ngayon ay pinapaboran din ang kaginhawaan ng espasyo sa loob. Kaya sa estilo nito ngayon, ang shifting lever knob ay nakaposisyon sa dashboard upang i-maximize ang pag-upo sa front cabin at mas maging accessible, habang tinitiyak naman ng 360-degree na air ventilator na magiging komportable ang bawat pagsakay mula sa harapang seats hanggang sa likod nito. Sa maaliwalas na hangin na nagmumula sa mababang tray ng air vents, may 12 AC ventilator kasi ito para sa bawat pasahero, kaya maisa sa katuparan ang kanya-kanyang preference at pangangailangan. Makikita rin kasama sa multifunctional na display analog type combination meter ang shifting timing at fuel efficiency
Mga notification at iba pang detalyeng nakapaloob dito ay mas naging informative. Ang Nissan NV350 Urban sa Pilipinas ay tumatakbo sa pamamagitan ng kabuuang displacement capacity na 2.5-liter diesel engine at kayang gumawa ng hanggang sa 129 horsepower at 356 Nm of torque. Nilagyan din ito ng 5-speed manual transmission habang ang mas malaking 15-seater nito na premium variant ay nakakuha ng option para sa isang automatic gearbox. Sinamahan pa yan ng infotainment communication with 2-day-in dashboard stereo system. May kasamang CD player, tuner, auxiliary capabilities at marami pang iba. May malaking fuel tank capacity ang modelong ito na 65 liters at kayang kumonsumo ng higit sa 12 km per liter. Para sa pang safety measure naman, ito rin ay nilagyan ng driver and passenger airbags, mga seatbelts with anti-lock braking system para sa top variant. Ang kasalukuyang presyo nitong Nissan NV350 ay nagkakahalaga ng 1,229,000 pesos hanggang sa 1,999,000 pesos dito sa bansa. Number 3, ang Photon View Transban. Itong Photon View Transban ay entry-level na modelo ng Photon para sa magkakaibang modelo nitong lineup ng mga pampasaherong van. Sa aesthetically, nilagyan ito ng malalaking headlight, malawak na grill at kitang-kitang bumper sa harapan. May sukat ito na 5,050mm na haba, habang 2,030mm naman ang lapad nito. At 1,980mm ang taas kasama ang wheelbase na may 2,570mm na sukat. Ay talagang may kalakihan nga. Maliban sa matapang na panlabas nito, ang modelo ay may pamilyar ding estilo. Hindi na ilalayo ang buong itsura nito sa iba pang mga brand competitor. Kayang tumanggap nitong Transvan ng hanggang sa 15 occupants na may komportableng mga seats. Ginagawa itong mas perpektong transporter, pampamilya o fleet service vehicle. Gaya ng marami, pagdating sa pagiging convenient, ito ay maaasahan mo rin. Sinamahan ang interior features gaya ng malalambot na upuan, aircon system, mga audio sound system at marami pang iba. Pagdating naman sa makina, ang Photon View Transvan ay pinapagana ng 2.8-liter turbocharged diesel engine na naghahatid ng 90 horsepower at 225 Nm ng torque. At pagkatapos, ito ay ipinaris naman sa isang 5-speed na manual transmission. Sa kabilang banda, ang pagiging entry-level na pampasaherong van na Photon View Transvan ay nilagyan din ng mga panibagong safety features gaya ng ABS system na sinusuporta naman ng Electronic Brake Force Distributor o EBD. Ang kasalukuyang presyo nito ay medyo mura lang din kung tutusin. Nakakahalaga kasi ng 1,290,000 hanggang sa 1,330,000 pesos dito sa bansa. Number 4, Toyota Hiace. Ngayon taon ay mas matatag na ang itsura nitong modelo kaysa dati. Ang Toyota Hiace ay nanatili pa rin isa sa pinagkakatiwalaang van sa abot-kayang halaga ng mga pamilyang Pilipino. Sa pag-update ng ika-6 na generation nito na ipinakilala noong February 2019, nakita sa Hiace nameplate ang malaking pagbabago sa panlabas na katangian at interior na kapasidad. Ang bagong Hiace ay nagtatampok ng ilang mga bagay na hindi katulad ng karamihan sa bagong anyo at disenyo nito. Maging sa magandang hugis ng makina na nasa harap, ay nagbibigay din sa van ng flat fascia. At kapansin-pansin din dito ang mild curve na eksklusibong nakasilid ang makina. Sa mga tuwid ay nagbibigay naman ng mas maraming espasyo sa loob ng cabin. Sa disenyong ito rin, ang malaking headlamp ay binibigyang diin ng isang malaking parang ihawan na front black bumper grille. Kaya mas lumalabas ang napakagandang aerodynamic. Bukod pa dyan, ang limang klaseng uri nito o variant ay ilan lamang sa mga pagpipilian mo depende sa klase nito at abot ng iyong makakaya. Mga pangunahin sa mga modelong ito ay ang matatag na makina, mataas na antas ng mga safety sense na makikita mas marami sa mga top variant. Ang GL Grandia na isang 12-seater at GL Grandia Tourer na isang 14-seater. Ang Hiace ay magagamit din sa isang cargo at commuter configuration. Nasa makatuwid ay nagbibigay sa mga negosyo na kapasidad na gamitin ang Hiace para sa panghakot ng mga tao, bagay at iba pa. Dahil sa malawak na hanay ng mga opsyon nito, ang interior ay nakabase ayon sa kung anong variant ang gusto mong bilhin.
Gayun pa man, ang lahat ng tatlong trim sa harap ay may kasamang shift stick at nakamount sa dashboard panel, habang ang variant ng GL Grandia na kung saan mas high upgrade ay may touchscreen display infotainment system. Mga kanais-nais na katangian kagaya ng komportabling seats, accessibility at mas maraming kakayahan. Ang modelong ito ay pinapagana ng 2.8-liter na 1GD diesel engine na kaparehong makina na matatagpuan sa Fortuner. Ang malakas na power output ay nakadepende rin sa variant na pipiliin mo. May 176 horsepower at 420 Nm na torque para sa commuter deluxe. Para naman sa isang klase nito, may 176 horsepower at 450 Nm ng torque naman para sa GL Grandia. At 163 horsepower at 420 Nm ng torque naman para sa GL Grandia Tourer. Ang karaniwang Toyota Hiace ay nilagyan din ng alinman sa 6-speed manual o 6-speed automatic na transmission ito. Gayunpaman, itong Toyota Hiace Commuter at Hiace Cargo naman ay may 3.0 liter o mas mataas kaysa sa ibang variant na naka-diesel engine manual transmission at kayang mag-produce ng maximum output na 136 horsepower at 300 Nm ng torque. Na ipinares naman sa 5-speed gear shifting nito. Ang magkakaparehong laki ng fuel tank capacity na 70 liters ay kayang ubusin sa loob ng 840 km na layo ng tatakbuhin. At sa kasalukuyan, ang kabuang presyo nito ay nagkakahalaga ng 1,166,000 pesos mula sa pinaka-low variant nito hanggang sa 2,439,000 pesos sa pinaka-top variant naman. Number 5, ang Photon View Traveler. Ang kapasidad ng pag-upo ay hindi dapat problemahin sa mga gaya nitong klaseng sasakyan. Ang Photon View Traveler ay isang mahusay na pagpipilian para sa mga application na hinahanap mo. May malawak na seating arrangement at mataas na headlining sa cabin. Nagbibigay ng mas komportable at maliwalas na pagsakay. Sinamahan ng malalakas na aircon system at labasan ng hangin na AC vents. Makakapal na boom ng upuan ay mas nakaka-relax palalo kung sa araw-araw mo ito gagamitin. Kapag ang espasyo at kapasidad ng upuan ay iyong prioridad, isa sa maire-recommend ko ay itong Photon View Traveler. Ano mang gamit ay pwede dito kung pampamilya o negosyo, panghakutan o kaya pamamasyal ay nakahanda itong maging una sa iyong listahan na may kapasidad na hanggang sa 15 pasahero. Ang Traveler ay nagbibigay din ng hanggang sa 16 na upuan na may individual na backrest. At ang mga modernong katangian gaya ng powered side mirror, interior lights of delay, at isang 12-volt outlet ay ilan lamang din sa mga magugustuhan mo pa dito. Pagdating naman sa mga safety and security ay mayroon din itong seat belt reminder. May 3-point ELR seat belt, child safety locks, dual airbags, central control lock at LED third brake light at marami pang iba. Ang Photon View Traveler ay pinapagana ng 2.8-liter 4-cylinder turbocharged diesel engine at nakakagawa ng hanggang sa 130 horsepower at 280 Nm ng torque. May pinares sa isang 5-speed manual na transmission. May malawak na ring fuel tank capacity at katipiran sa konsumo nito sa gasolina. Makakahanap ka rin ng teknolohiya sa Photon na hindi mo makukuha sa ibang mga modelo gaya ng anti-lock braking system o ABS na may kasamang electronic brake force distributor o EBD. Ang malaking pambansang network ng mga dealer at service center nitong Photon ay nagbibigay ng sapat at katiyakan lalo na kung isaalang-alang ang pagninegosyo gamit itong View Traveler. Sa pang-araw-araw na kahit papano ay nakasisiguro ka. Ang kasalukuyang presyo nito ay nakakahalaga ng 1,330,000 pesos hanggang sa 1,750,000 pesos dito sa bansa. Number 6, ang JMC Transporter. Ang JMC Transporter ay ang segment bearer ng kategoryang commercial vehicle para sa kanilang commuter van segment dito sa bansa. Ang JMC Motor sa Philippine market ay nagpasikat na rin mula sa pagiging durable, low-cost at effective car brand manufacturer na nagmula sa bansang China. Ang JMC Transporter na modelong ito ay kadalasang ginagawang service pampamilya, pang-camping van, pang-negosyo o kaya sa ambulance.
Sa particular na anyo at katangian, ang pagkakaroon ng dalawang foldable rear door at sliding door naman sa magkabilaan ay mas pinapadali ang pagkarga at pagsakay at paglabas ng mga tao. Ang kabuang panlabas na disenyo rin ito ay pinagsama-sama ang functionality at spacious style. Dala nito ang advanced power system ng brand na nagtatampok ng Euro 5 compliance engine na may kakayahang gumawa ng mas mabilis na acceleration at mahusay na fuel efficiency. Pinagmamalaki din ito ang maluwang na cabin space na perpekto para sa kargamento at komportable para sa pampasahero. Na nasa loob ay makikita ang isang modernong panel ng instrument para sa mga impormasyon tungkol sa capability, signs, signal at engine. Isang naka-LCD odometer multifunctional na steering wheel at may kakayahang sakyan ng 12 hanggang sa 15 katao. Mayroon itong power steering bilang standard specs ng manubela, pati na rin ang power window at dual air conditioning. Ay sinasama para sa mas kumpletong katangian na hinahanap ng karamihan. Samantala sa ilalim ng hood nito ay makikita naman ang isang 2.8 liter at naka CRDI turbo diesel engine. May fuel tank capacity na mahigit sa 60 liter ay may katipiran din naman sa konsumo na umaabot ng 10 km per liter. Kayang gumawa ng modelong ito ng maximum output na 108 horsepower at 285 Nm ng torque. Ito ay pinares sa isang 5-speed manual transmission at may angking bilis na hindi na rin magpapahuli. At para naman sa ilang detalye pa, kasama din sa modelong ito ang pangsiguridad at kaligtasan kagaya ng airbags, seatbelts, power door lock at marami pang iba. At ang kasalukuyang presyo nito ay umaabot ng 1,398,000 pesos dito sa bansa. Number 7, ang GAZ Gazelle Nex. Ang Gazelle Nex ay isang magarang commercial na van na nag-aalok ng malawak na hanay ng mga configuration na nababagay sa iba't ibang pangangailangan. Nag-aalok din ito ng mga upuan para sa 16 na pasahero para sa standard variant nito na van ang tawag. At 19 na tao para sa city line variant naman ito. Ang mga itsura ay di hamak na mga moderno at kakaiba. May kalakihan sa ordinary van at nagpapakita rin ng mga Euro style na katangian. May mataas na linya ng bubong at interior space. At makikitang mababa lang din ang maikling nguso sa harap nito. Nilagyan ang sasakyan ng panoramic window. Magbibigay sa mga pasahero ng buong tanawin sa labas. Mas kitang kita talaga. Kasama sa disenyo ng cabin nito ang mataas na siwang ng pinto sa gilid at may kababaan lang din. Kaya mas madaling akyatin. Sinisiguro ng modelong ito ang mas madaling pag-access sa cabin kahit ng mga batang sasakay dito. Gayun din ang katawan ng Gazelle Nex ay binuo na may mas mataas na structural rigidly at crumple zone. Para sa garantisadong kaligtasan ng lahat ng mga pasahero nito, bukod pa dyan, ito rin ay applicable sa pangkargahan dahil sinamahan na rin ng isang variant na pangkargo, ang cargo van. Maganda naman itong gamitin sa negosyo o hakutan dahil sa lawak ng espasyo ay hindi kakapusin pati space compartment. Ang modelong ito ay pinapagana ng 2.5 liter hanggang sa 2.8 liter diesel engine inline 4 cylinder at 16 valve na nakakonekta sa 6-speed na manual transmission ito at kayang gumawa ng 150 horsepower sa kada 3,400 revolution per minute. Habang ang maximum torque naman ito ay may 330 Nm ng torque sa kada 1,800 RPM. Katamtaman lamang ang bilis na nagagawa nito. Eksakto lang din para sa ikagaganda ng pakiramdam sa loob habang ikaw ay nakasakay dito. Pagdating naman sa fuel tank nitong gas Gazelle Nex ay may 80 liters ang full tank at kayang kumonsumo ng hanggang sa 10 km sa kada isang litro. Ang mas maluwag na interior cabin ay mas nagiging komportable pa dahil sa ilang convenient features pa na inilagay dito. Gaya ng air condition, mga AC ventilator, infotainment system, audio sound system, connectivity at marami pang iba. Pagdating naman sa safety measures at security features, itong modelo ay meron din yan. Sa kasalukuyan, nagkakahalaga ang kabuang presyo nito sa bansa ng 1,435,000 hanggang sa 3,750,000 pesos. Number 8, ang Hyundai Staria.
Ang Hyundai Staria ay ang entry ng brand sa minivan segment sa Pilipinas. Ito ay ginawang mas kumpletong gamit base sa apat na variant nito, na ang isa ay isang modelo na pangkargamento o pangkargahan. At ang iba naman ay pampasaherong sasakyan. Available din ang isang all-wheeler drive o four-wheel drive na variant nito na ginawang isang versatile na sasakyan na top variant. Itong Hyundai Staria ay isang uri ng minivan na kayang hawakan ang halos anumang uri ng lupain. Malulubak, mababato, matutubig o anuman ay kayang-kayang tahakin. Ganyan idinisenyo ang isang ito, kaya hindi lamang pang city ride, sa off-road at rough road ay kaya ring i-ride. Ang buong detalye ng makina nito ay pinapatakbo ng 2.2 liter na turbo diesel at nagbibigay ng kakayang puwersa para paganahin ang apat na gulong o salikuran lamang. Sa pamamagitan ng 8-speed automatic o 6-speed manual transmission nito ay kayang mag-produce ng maximum output na 175 horsepower at 3,800 RPM. At 430 Nm na torque naman sa kada 1,500 to 2,500 na revolution per minute. Ang modelong ito ay matipid sa gasolina, isang perpektong obra mula sa Korean car manufacturer na Hyundai Motors na kayang kumonsumo ng hanggang sa 16 km per liter. Naka-CRDI at Euro 4 compliance na rin. Pagdating naman sa features, isa rin ata sa magugustuhan mo dito ang pagiging advanced nito sa nakararami. Sa mga bagay pang teknolohikal na meron ito, ang pangunahing safety features kagaya ng lane keep assist, forward collision avoidance assist, blind spot monitoring, hill start at downhill assist ay ilan lamang sa mga advanced safety sense na meron ito. At bukod pa dyan ang pagiging unique o mala out of this world na external attire ay nagpapakita ng makabagong henerasyon sa hinaharap, na kung saan kakaiba ang hugis ng mga ilaw mula sa front at mga line shape DRL, malalaking headlamp at rear combination lamp na pare-parehong naka-LED type na. Wala ka na sigurong hahanapin pa kung ito man ang isa sa pagpipilian mo. Bukod kasi dyan, ang kasaganaan sa teknolohiya ay hindi rin pinalampas maging sa internal details nito. May malaking display ng monitor screen na di Apple CarPlay at Android Auto na rin, mga connectivity at napakagandang audio sound system, at ang nakaka-relax na biyahe mo ay sinamahan ng mga upuan na auto-adjustable, naka-leather seat cover at napaka-convenient pa. Ang modelong ito ay halos kalalabas lamang din sa bansa na nagkakahalaga ng 1,560,000 pesos hanggang sa 3,030,000 pesos sa kasalukuyan. Alright. Number 9, ang Maxus G10. Ang Maxus G10 ay isang entry ng brand sa minivan segment dito sa bansa. Isang market na nakatutok sa mga pamilyang Pilipino na naghahanap ng isang klase ng sasakyan na maaasahan kahit saan. Kaya nitong modelo na Maxus G10 ay nagdadala ng typical na minivan styling. Ngunit may kakaibang klase na refinement na makikita sa lahat ng kasuluk-sulukan nito. May dual sliding door, LED taillights at 16-inch alloy wheels. Ang G10 ay nangangako ng isang estilong may kakayahang iparanas sa makakagamit ang pagiging flexible at spacious cabin. Mga komportabling paglalakbay kasama ang iyong pamilya sa loob nitong Maxus G10 na nagtatampok ng 9-seat configuration na may apat na captain seat. Pare-parehong may mga electronic control ang driver at passenger seat sa front cabin. Nagbibigay daan para sa mas madali at napaka-accessible na pagsasaayos. Ang mga upuan nito ay nilagyan ng kombinasyong makakapal na foam at leather cover. May 7-inch na sukat ang infotainment system na nakapatong sa front dashboard panel. Para sa onboard entertainment, sinamahan na rin ng kumpletong paglilibangan habang bumabiyahe ng malayuan. Mga connectivity, magagandang audio sound system with FM and AM radio at marami pang iba. Ang nagpapagana dito sa Maxus G10 ay isang makina na may 1.9 liter ang displacement capacity at BGT turbo diesel engine na kayang mag-produce ng maximum output na 148 horsepower at 350 Nm ng torque. Ang mga output number na ito ay pinapadala sa mga gulong sa likuran, rear wheel drive,
sa pamamagitan ng 6-speed automatic transmission at may lakas na umaabot sa kabuang bilis na 170 km per hour ay hindi na rin magpapaulis sa nakararami. Ayon sa kumpanya, priority din sa modelong ito ang maging ligtas ang mga occupants sa anumang oras kasama sa mga safety features nito. Ang tatlong airbags, reverse camera at sensor. Meron din ISO fixed child seat anchor para sa mga baby at anti-lock braking system na may kasamang EBD. Mayroong 3-point seat belt para sa lahat ng 9 na pasahero nito. Available ang Maxus G10 sa mga kulay na gaya nito: silver, gray, white, gold at black. Ang kasalukuyang presyo nito ay umaabot ng 1,890,000 pesos dito sa bansa. Number 10, ang Photon Tuano. Bilang pangkaragdagan sa line-up ng Photon ng mga pambansang sasakyan, ang Photon Tuano ay isa rin sa madaragdag sa listahan ng pagpipilian mo. May 15 at hanggang sa 11-seater ito na klase ng van na idinisenyo upang bigyang kapangyarihan ng iyong negosyo sa pamamagitan ng likas at katangian na mas transit nito. Ang malawak na kapasidad at mataas na headlining ang siya ring pambato sa modelong ito. Ito ay mas malaki at mas powerful na versyon sa kanyang pinsan na Photon View Traveler. Mas mataas din kasi ang bubong at maluwag ang interior. Siguradong hindi ka mauubusan ng wiggle room sa van na ito kahit tumayo, sumayaw at kumain ka. Dito ay hindi ka mahihirapan. Ang 2.8 liter displacement capacity ng engine nito ay kayang maglabas ng maximum output na 161 horsepower sa kada 3,600 revolution per minute at 360 Nm ng torque naman na ipinares sa 6-speed manual transmission nito. Sa mga hindi nakakaalam, itong Photon Tuano ay idinisenyo ng original na Mercedes-Benz Sprinter na grupo ng mga taga-disenyo ng kotse sa Stuttgart sa bansang Germany. Sa labas ay pinapakita ng Tuano ang chrome accents sa grille nito. Napapagitnaan ang emblem, pati na rin ang kumpletong hanay ng mga ilaw na kinabibilangan ng headlamp, fog lamp at LED turn signal lamp. At ang mga side mirror ay likas na rin maganda ang disenyo at itsura nito. Sa kabilang banda, ang interior ay mayroong minimalist appeal, ngunit may banayad na chrome accent na nagdaragdag pa sa kabuang estilo nito. Highlighted sa modelong ito ang pagkakaroon ng rear parking sensor, mga airbags, seat belts, anti-lock braking system, electronic brake distributor at marami pang mga safety features. Hindi rin nawala ang connectivity, may auxiliary input, USB Bluetooth, infotainment, sound system at mga komportabling air condition. Kung naghahanap ka ng van na sagana sa maraming bagay, mga features at specs at medyo abot kaya, may malawak na cabin space, ang Photon Tuano ay ang tamang van na para sa'yo. Nagkakalaga ang kabuang presyo nito ng 2,160,000 pesos hanggang sa 2,590,000 pesos dito sa bansa. So siguro naman ay nalaman nyo na ang top 10 contender natin na mga commercial vehicle na may higit sa 9 na seater ang capacity. So hanggang dito na lamang po siguro ang ating video. Kung may mga katanungan kayo ay pwede nyong i-comment yan sa ibaba ng video na ito. Pero bago po tayo magtapos ay nais ko po muna magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mong link ang subscribe button pati na ang notification bell para naman natin lagi sa mga